So, welcome back mga kalisto! So, nagbabalik po tayo muli. So, welcome back to my channel. Ito po si listomoto, kung saan mapapanood nyo ang mga katotohanan mga kalisto. So, today, kukompare natin ang mga bike stand, mga iba't ibang Pinoy motorcycle stand or dirt bike stand mga kalisto. So, kung hindi ka pa nag-subscribe mga kalisto, subscribe ka na sa baba and click the bell notification para updated tayo sa mga videos na i-upload natin. So mga kalisto, itong channel na to is supportive sa mga Pilipino, sa Pinoy enduro riders or Pinoy riders dito sa Pilipinas mga kalisto. Ang unang bike stand na ito ay ang pinakamura. So ito mga kalisto. Yan. Quality yan mga kalisto. Yan. Unang bike stand. Ang pangalawang bike stand natin is, pangalawa is, ayan mga kalisto. So leverage siya, lever. Philippine made. Philippine made din to mga kalisto. Shop made, pwede nyo rin gawin to. Next mga kalisto, ang medyo mas mahal. Medyo mas mahal na ito mga kalisto. Ito ang tinatawag nilang bike stand na tinatapakan. So made in Philippines din to mga kalisto. Nandito yung gumawa nito, nagbebenta online. So made to order ito mga kalisto. So i-review din natin to mamaya. So tatalakayin muna natin ang case ito. So ang case na ito mga kalisto, pinakamura. Advantage nito is mura, magaan, practical at magagamit pa sa ibang mga bagay katulad na ang mga overhaul, pwedeng ipatong dyan yung mga inaayos na makina or tools or kahit anong mga lagayan. Multi-purpose siya mga kalisto. Ito available sa mga suking tindahan at sa mga tindahan, sa mga case, sa mga Coke, yan, kahit anong brand yan, Coke, Pepsi, Royal. So ito po, may KMX tayo ngayon, itong model natin. KMX na 125. So stock po lahat ito, stock lahat. So yung bigat nito is stock din. Hindi siya pinagaan na motor. Ayan mga kalisto, gamitin ang hips, hawakan dito, gamitin ang hips. And gamitin ang muscle. Yan mga kalisto. It's easy, right? So ayan mga kalisto ah. Nakita nyo bot gulong is nakaangat. Harap at likod. So buong motor nakapatong sa stand na ito. So matibay ito, ayan. Very stable siya, hindi siya masisira. Although nagbend to, pero okay lang 'yan. Matibay yan, matibay kahit sakyan mo pa. Oh. Ayan, 'di ba? Sobrang tibay ng case na 'yan. Napakamura mga kalisto, available sa lahat ng tindahan. So paano natin ibababa? So gamitin ulit to, gamitin ang lakas. So bubuhatin natin to, lalapag yung harapan. Ito, oh. Yan, 'di ba? Tagilid ng konti, then buhat. Then lapag. Ganun lang mga kalisto. So mag-move tayo ngayon sa next stand mga kalisto is yung bakal, homemade. Pwede nyo ipagawa sa mga weldingan mga kalisto. Pakita nyo lang ito, ayan o, oh, letter L lang siya. Napaka simple, square and tubo na hawakan. Meron ka lang side na pwedeng i-stand dito lang sa bandang kaliwa mga kalisto. So itatapat mo siya dito, then ibababa mo. Make sure na walang nakaharang dito sa pagbababaan ng lever. Ito. So ibababa mo siya.
Yan. Bababa mo ganun. Yan. So, aangat na siya. So, ayan mga kalisto. Naka-stand na. Nakaangat na yung harap. Ayan mga kalisto. So, ayan. Ganito kahaba ang tubo hanggang sa likod mga kalisto. Make sure na walang tatamaan. Ayan. Disadvantage is yung tubo spacious siya, mahaba. Disadvantage din yung isa lang ang hindi nakalapag sa ground. So isa lang, so kailangan mag-adjust pag yung harapan naman ang aayusin. Ang disadvantage pa nito mga kalisto is sa kaliwa ka lang pwede. So pagka ganitong shop, dito gusto ko siyang dito i-stand or i-store ng matagal na panahon or ilang araw ko siyang standby dito sa lugar na to, hindi pwede kasi sa kaliwa lang. So kailangan ko pang hilain ganun hanggang sa gilid, which is time consuming mga kalisto. Pag kung yung harap naman ang i-adjust mo, i-atras mo lang to. Yan, i-adjust mo siya. Yan, mga kalisto. I-adjust mo siya. So, sa harap naman ngayon ang nakaangat. So, yung likod nakababa, yung harap naman ang nakaangat. So, paano ibaba itong stand? I-lever mo lang ng paa. Kawitin mo lang ng paa pataas, then saluhin mo yung pag-angat ng tubo. Yan. So, ayan lang siya, mga kalisto. So, super tibay nito. Tubo. Next, mga kalisto, is the most expensive among the three. Yan. Ito, mga kalisto. Gawa po ito sa Facebook. Sikat sa Facebook. Magawa ng mga stand. So, ang shoutout nga pala, ang negative disadvantage mga kalisto ha. Ang una namin nakita na disadvantage is yung mga rubber. Yung mga rubber dito nakadikit lang ng rugby. So kunting gasgas lang o kunting sagi, tatanggal na siya. Ayan, natanggal na agad oh. Pero all in all, matibay siya, matibay. Makapal yung mukhang stable naman mga kalisto. So itong rubber na to, tingin ko hindi rin tatagal. Tingin ko naka-rugby din to. Ayan. So nakapintura siya ng black. Made to order din to mga kalisto ha. So ito ang pinakamadali at pinaka, kumbaga pinaka-social, pinaka pang may budget na stand. Yan. Obviously, ilalagay mo lang sa ilalim, kaliwa o kanan, pwede. So ilagay mo lang sa bandang part ng foot peg. Diretso mo lang itong motor. Yan. Then tapakan yung lever. Itong lever niya. So yan, nakatayo na nga. Wala pa tayong ginagawa, nakatayo na. So itatapakan natin. Ayan o. Ganun siya mga kalisto. Pwede ring bot yung gulong ay nakaangat sa lupa. Ang gagawin nyo lang is atras nyo lang yan. Ganyan. So ayan mga kalisto, yan ang pinaka effective mga kalisto. Yun lang ang kalaban mo lang dito is yung disadvantage nito is yung presyo. Under 3,000 pesos kasama shipping. Ayan mga kalisto. Thank you.
yan, ibababa na natin mga kalisto. So, yun lang, either feet or kamay. Yan. Yan, napakadali mga kalisto. Yan, then tanggal. Na atin pong nasaksihan ang mga iba't ibang uri ng istan na gawang Pinoy mga kalisto. So, bakit nga ba tayo, bakit natin kailangan itong center stand? So, ang gamit nito is, number one, eh obviously, yung mga para sa mga walang stand, gaya ng mga production. Madalas kasi, walang stand yan, yung mga pang motocross. So, yan yung gamit nila. Pangalawa, para ma-preserve ang ganda ng bounce ng shock. Ma-preserve yung harap, yung front shock and yung rear shock mo. So yung kung nabili mo siyang bago, maganda yung pag-bounce niya, maganda yung pag-absorb niya ng mga humps, mga bumps. So maganda ang galaw ng yung shock. Mami-maintain mo yung kahit lumuma ng motor mo dahil nakahang ang both rear and front wheels mo mga kalisto. Prevent from any damage. Alam naman natin yung spring, kahit anong spring dyan, pag matagal na nakakompress, pagka binalik mo sa dating hindi nakakompress, so mag-iba na, lumalambot na yung spring. Mas mababa na yung play niya, ganun. So yun, mape-prevent yun ng center stand. So pangatlo is yung space. Imbis na ka nakatagilid ang motor mo, pwede mong isuksok sa pinakagilid. Go, may customer. Pwede mo siyang isuksok sa pinakagilid para spacious ang iyong garahe o kaya ang lugar or ang place na nilalagyan mo ng iyong enduro bike since malaki ng ating motor. Yun mga kalisto, obviously ang number one na advantage nitong case is yung presyo. Napakamura lang yan, less 100 pesos ang brand new or ang mga gamit na, baka 50 lang mga kalisto yung mga case na yan. So, napakatibay niya, ayan, matibay na yan mga kalisto, yung ganyang presyo. Pangalawa is yung gaan niya, magaan siya, magaan, pwede mo ilagay sa, pwede mong buhatin, pwede kahit sino ang bumuhat niyan. Pangatlo is pwede mong pagpatungan ng kung ano-ano. Yeah, maraming gamit 'yan mga kalisto. So, yung case na 'yan, ang disadvantage lang is kailangan mo ng lakas. So, kung mahina ka, kung mapayat ka, kung gaya ng XTC, XR, CRF, mahirapan ka talaga kung gamitin 'yan. Bubuhatin mo 'yon. So, ang model natin is KMX. Ang KMX, magaan lang yan mga kalisto, napakagaan. Kaya na kaya nating buhatin. So, before may XTC ako, kaya naman, kaya ko naman mga kalisto. Medyo may konting effort lang para maipatong yan. Disadvantage pa ng case is yung pagbaba. Hindi lang yung pagpatong, kundi yung pagbaba, mahirap din. Kaya kuminsan nagpapatulong na lang ako, iaangat, hihilain yung case. Pangalawa is yung bike stand na bakal, na tubo, yung nilelever na ganun. So, ang advantage nun is mas madaling i-stand kasi ilelever mo lang. No need na buhatin yung motor. Pangalawa is yung tibay. Matibay yan. Si tubo yan eh. Makapal na bakal. Pangatlo is mura din siya, mga nasa, ang paggawa nito siguro mga nasa 500 lang. Kasama na yung pagbili mo ng tubo at pag-welding. Ang disadvantage nga lang is kailangan mo ng practice, may kaunting practice yan. Nakakatakot i-stand yan sa una, nakakatakot din tanggalin sa pagka-stand niya. Kasi papalo yung tubo pabalik para bumaba yung motor mo. So, pangalawang disadvantage is hindi pwede sa lahat ng motor kapag walang skid plate yan, katulad ng XTC, may tubo lang, tubo sa gitna. So, pag in-stand mo yung XTC mo gamit ang tubo, possible itong matumba. So, next is, ang disadvantage pa nito is
sa isang part lang, sa isang side mo lang ito magagamit, hindi pwede sa kabila. Kasi naka-welding na yon, naka-design yun na pang kaliwa. Pwede mo rin papagawa, ipapa-welding, naka-design sa pang kanan. So, puro kanan lang yon. So, yun mga kalista, ang mga disadvantage niyan. Pangatlong disadvantage niyan is masyadong mahaba. Pwede rin maikli yung tubo niya. Pero very spacious siya. Pagka in-stand mo, i-consider mo yung tatamaan ng tubo sa likod. Minsan, tatama pa sa stand yan. Pati sa pagbaba mo ng motor, tatama dun sa stand. Kasi tubo lang yun, naaangat. Yung hindi pwedeng sabay na nakaangat ang gulong or totally nakaangat ang bike sa tubo na stand. So, kailangan mo i-adjust yung motor. Kung gusto mo sa yung harap is nakaangat, adjust mo palikod. Hilain mo yung motor palikod. So, kung gusto mo sa likod ang nakaangat, magpapalit ka ng sprocket o may gagawin ka sa likod, ang gagawin mo, ipaharap mo yung motor para bumaba yung harapan. So, hindi pwedeng sabay, mga kalisto. Yun po ang advantage ng tubo na stand, na center stand. Then, next is yung tinatapakan. Tinatapakan lang na stand. So, nagli-lift siya pag tinatapakan mo. Advantage niya is yung space. Pwede mong ilagay sa pinakasulok, left or right. Pwede mong ilagay, pwede kang pumesto left or right ng iyong motor. Pwede sa mga motor yung kahit ano, XTC, pwede rin sa mga CRF, sa lahat. Lahat ng motor, production, kaya niya, matibay siya. Matibay yung stand na yun na gawang Pinoy, mga kalisto. Ang disadvantage lang na nakikita ko doon is yung presyo. So, mahal siya, mga kalisto. Under 3,000, almost times 4 sa mga stand, times 5 sa mga stand na nabanggit natin, mga kalisto. Napakalayo ng agwat ng presyo. Since meron namang mga stand dyan na branded, pero para sa atin, sinusuportahan ko ang community ng Pinoy rider. So, gawang Pinoy po tayo, gawang Pinoy. Meron din nabibiling ganong presyo na i-import, pero dito po tayo, mas maganda po suportahan ang gawang Pilipinas, mga kalisto. Magagaling po ang mga made in Philippines. Maganda po, mga kalisto. Ito, mga kalisto. So, huwag kayong ma-marketing strategy dito, mga kalisto. Stand ito ng 3-ton jack stand. Plyman. Nabibili sa mga DID, sa mga Home Depot, sa mga sikat na hardware dito sa Pilipinas, sa SM, yan. Which is, hindi mo magagamit ito sa enduro. Tingnan nyo, mga kalisto. Ito naman, height lang ito, height. Ayan. So, bubuhatin mo pa yung motor mo. Ayan, ilalak mo yan para hindi bumaba. So, bubuhatin mo pa yung motor mo para mailagay dito. Ang problema, magkahiwalay ito. So, magkahiwalay na ganyan, ipapatong mo dito yung foot peg. Which is very napakahirap. Siguro kailangan nyo ng dalawang tao or tatlong tao para maipatong dito. So, gumagalaw ito, mga kalisto, magkahiwalay. Which is failed, mga kalisto. You get what you paid for. Yan. You get what you paid for. Yan po, mga kalisto. Yan po ang kasabihan natin. So, sabihin nyo lang, comment nyo lang, suggest lang kayo ng topic. Kami po ang gagastos para mapag-isipan nyo, para hindi masayang ang pinaghirapan nyong pera, mga kalisto. Ito po, nandito po, dahil pinapakita natin ang katotohanan sa mga audience, mga kalisto. So, that's all, mga kalisto. Don't forget to subscribe. Don't forget to click that bell notification. Click. So, yun lang po, mga kalisto. See you on the trail, mga kalisto.